my God. Kakatapos ko lang mag-purple shampoo. Binabad ko for 1 hour and then I kept on noticing na parang nag-iiba na yung kulay ng hair ko. Isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Alam ko, lumang-luma na itong video na ito. April 9, 2021, I decided to bleach my hair. Not just once, not just twice, but thrice. Oh, hell no! And yes, you heard it right. I bleached my hair last year 3 times. And the main reason why I decided to go blonde is because it's now or never. Kailan pa ba ako magiging blonde sa buhay ko kapag ka 60, 70 years old na ako? Kung pala rin man na umabot tayo sa ganong edad. Anyway, let me just go on with this video kung saan 3 beses akong nag-bleach ng buhok ko. Pero sisimulan ko muna to sa produkto na ginamit ko, syempre. The products are from Blondies Manila. I purchased their big bleach set and also a purple toner. So, check out Blondies Manila. Super recommendable talaga ng shop na to. Promise! Anyway, bago tayo magkalimutan, please be reminded again that this is a DIY or do-it-yourself hair bleaching. Do not expect too much from it and do your own research. Okay, moving on. Ito na nga. So, sa video na to, binibleach na ng tito ko ang aking hair. Pero, paano ko nga ba inihanda ang aking buhok para sa araw na ito? DIY Hair Bleach Preparation 101. Unang preparasyon na aking ginawa ay ang hindi basain o paliguan ng aking buhok ng mga 3-4 na araw ata bago itong araw ng pagbibleach ng aking buhok. And this tip is all thanks to Brad Bondo. He is a professional hairdresser. And it is so true when he said that it will become less painful for you to bleach your hair kapag ka hindi mo siya pinaliguan o binasa. Mas maraming oil kasi yung kailangan ng buhok o ng scalp natin kapag ka nagbi-bleach. So for further explanation, here is the video where I watched it. Skip 2 minutes na lang kayo para mapanood nyo agad. Anyway, second preparation, do a strand test first. So the main purpose of strand testing naman is to make sure that the bleach that you're going to use will be effective on your hair. And also, para malaman nyo rin kung allergic ba kayo dun sa chemicals, you know, for safety purposes na rin. Anyway, ayun na nga, napatunayan nyo na na, ay, effective pala ang bleaching product na to sa buhok ko. Sige, bleach na tayo. So, kung makikita nyo, naka-gloves naman dyan ang tito ko na siyang nagbi-bleach sa akin. Third and last preparation na dapat nyong gawin bago kayo mag-bleach is to section your hair. This is a very important process for you to do, especially if you have long and thick hair like mine ng mga panahong to. Kaya nakatali yung buhok ko dyan kasi ganun ko siya sinection. Pero tapos naman na dyan yung tito ko sa likod na part ng buhok ko. Nasa taas na part na yung ginagawa niya. Another tip na nalaman o natutunan ko bago ako nag-bleach ng mga panahong yan ay to bleach muna yung middle part ng strand ng hair bago i-bleach yung root. The reason for this is mabilis kasing umepekto yung bleach sa root part ng buhok natin. After application, we waited for like 15 to 20 minutes bago kami nag-apply sa roots. Roots, baby, roots. Oh my God, be careful with my face. Because it's rejuvenating. Scalp update. Hindi naman siya masakit. Hindi siya yung masakit na mahapde. Mahapde siya. Ramdam niya yung hapde, but ramdam mo ang kamay ko. It's not as, it's not worse. Kaya mo kasi hindi ka pa nasasaktan. What the? Ano ko, painless. Mataas lang ang uy, ang lakas mo ka ano ng ano dito. Tignan mo parang totoo ba tong skin ko? Oo. Siyempre, thanks to Brilliant. Bearable naman yung ano. Bearable naman po ang sakit na naramdaman ko. Itong pagina. Pwede.
glass skin. Dalawang banlaw ang ginawa natin. Una, yung para sa bleach. And then, damp hair para naglagay ako ng purple toner. At ayan ang naging result. Based on the chart, around 6 or 7 blonde na ang hair ko. Kaya naman, tune in for the part 2 video of this DIY hair bleaching. At kung nagustuhan nyo ang video na to, kung nagustuhan nyo lang naman ano po, subscribe na and comment nice things only. Thank you! Paalam! Out there feeling, both us fighting.